Nahihirapan na raw sa pang-araw-araw na gastos ang mga nagtatrabaho sa lansangan gaya ng sidewalk vendors at tricycle drivers. Pangamba nila, lalo pa silang maghikahos kung may extend pa ang ECQ. Magbabalita si Ryan Ang. Madaling araw pa lang kumakayod ng 86-anyo sa sidewalk vendor na si Mang Macario. Pero halos wala na raw siyang mapambili na sarili niyang pagkain dahil sa tumalang benta ngayong ECQ sa Metro Manila. Ay, Mr. Carpio, nagtitinda ako doon sa wala namang kakainin pag hindi ako nagtinda. Kaya nakatulog po kayo na tulog? O, dito lo. Hindi. Umuwi ako. Nang alas 5 ng hap. Alas 5 umuwi ako. Pag natin alas 2, alas 3, nandito na ako. Yung ayuda, wala namang natanggap sa ayuda. Halos pareho rin ang sitwasyon ng balut vendor na si Armer na kadalasan lumalakas na mga benta tuwing gabi. Kahapon, pambili lang ng bigas. Ano po? Mahigit 100. Siyempre, oh, kung bibili pa ng, dati nakakabili pa kami ng isda sa palengke, ngayon tuyo na lang po. Tuyo, kamatis na lang po. Pinagtitisa na lang po, pinagsasalo-saluan na lang po. Wala naman po kami magagawa, kundi magtis na lang po. Umaaray na rin ang mga namamasada. Walang kinikita hanggang sa alas 5 lang. Eh, ang dati, ang karamihan na pasahero, yung mga alas 5 hanggang alas 8, ganun. Dating kumikita na kayo ng 300, eh, ngayon, kita rin sa pangkain. Wala kaninang alas 4, kung pera ko, ay alas 5, pera ko pa lang, 300. Ang ngayon, pambaundary ko pa, 300. Ay, ito ikot ko na to, pang diesel pa. Hiling nilang lahat, huwag na sanang ma-extend ang ECQ at sana ay may ayuda sila kahit papaano. Para sa 1PH, Ryan Ang, News 5.